pag-adon ako, giubana niya ang bata. Galit at takot daw ang naramdaman ng saksi nang makita niya na ginagahasa ng isang basurero ang kapitbahay nilang 8 taong gulang sa isang damuhan sa Talisay City. Sabay na ko ino nga, "Uy, yawa, buang ka nga, imo nang giamubunga ng bata diha, giunsa na nimo." Dali siyang barog, sulong siyang purol. Ang bata na pag-alamang may kondisyon din sa pag-iisip. Sa tulong ng saksi agad na nadakip si Enriquito Catalan, 54 taong gulang. Pero ang sospek, walang bahid ng pagsisisi. Agsar mo, ma'am. Sinampa na si Catalan ng reklamong rape. Sa Dagupan City, sapol naman sa CCTV, ang pamamaril sa 3 lalaki habang palabas sa kinainang restaurant. Patay ang negosyanteng si Johnny Baniket at profesor na si Oscar Fernandez. Sugatan naman ang isa pa nilang kasama na nagpapagaling sa ospital. Blanco pa ang pulisya sa posibleng motibo at kung sino ang gunman na baka mga miyembro raw ng Gun for Hire Group. Makikita doon sa CCTV yung gunner nakasuot ng maong pants, jacket, tapos naka-helmet. Then yun, continuous na pinagbabaril niya yung mga victim. Base sa record ng pulisya, nakaligtas na sa pamamaril si Baniket noong 2015. Inaalam na kung may kaugnayan ito sa bagong insidente ng pamamaril. Anong kasalanan ng asawa ko sa kanila? Bakit nila itong ginawa? Pakabait ng asawa ko. Isa sa ilalim sa autopsy ang mga bangkay ng mga biktima. Ang bangkay ni Fernandez, iniuwi na sa kanyang pamilya na wala pang pahayag sa ngayon. James Agustin, GMA News.